Hello, Kuwait and Philippines. Wala akong connection. Okay, yan po. Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. And po na welcome ulit dito sa ating live update. And kasakasama naman natin, isa sa mga sudyante na nakapag-receive na kanyang credential ngayon. So, ma'am, pwede ba tayong magpakilala sa ating mga manonood? Hi, hello po. Ako po si DC Lokim Arganda. Naiyak ako. Sige, wala pang kapisama ka lang. Umiyak, hindi ko siya pinapaiyak ha. Okay, ilang taon na tayo dito, ma'am, sa Kuwait, ma'am? Well, 8 years po. Ah, tagal-tagal na rin pala tayo dito sa Kuwait. Ano yung trabaho natin sa Kuwait sa ngayon? Kasambahay po ako. Mm-hmm. Pero even though sa trabaho natin na 24/7 talaga yung trabaho is naisingit natin itong hawak-hawak niyang diploma. So, yan. Parang ano rin daw, is inspirasyon din sa ating mga kapwa-estudyante na nagpupursige na magkaroon ng kanilang sariling diploma at syempre para mas ikakaganda na kanilang buhay, di ba? Ma'am Daisy, pwede mo bang ikwento sa amin, paano mo ito nahanap si ICSA? Siguro ano po siya, mga I think 2018. Mm-hmm. Tapos nagbakasyon po ako. Tapos, patagal-tagal na rin ako, pala. Ano po ako, nag-message po ako, di ko po alam po si Ma'am Reshell po yun. Nagtanong po ako na kung available po itong caregiver. Mm-hmm. Tapos nag-ano po siya, tapos tinanong ko lang po kasi kulang po ako sa pinag-tong. Ayun din, yun din. Tapos, yun din kasi una kailangan balansihin lahat. Tapos yung pagbalik ko po ng nagbakasyon po ako ng 2019, tapos bumalik po ako. Mm-hmm. Tapos baka isang taon po noon. Mm-hmm. Last year lang po. Mm-hmm. 2021, 2022, ganon. Binalikan ko po ito, age na tatapos, na pag-isip-isip ko po, may kaunting ipon na po ako. Mm-hmm. Tapos nag-inroll po ako. Ayun. Sa FB page mo rin siya, nakita dati. Opo. Palagi, binabalikan ko po siya, tinitingnan po yung available na course. Parang dati pa talaga, pinapangarap mo na talaga siya na mag-inroll, siya ka mag-upgrade rin ng karoon ng diploma. Ayun. Ma'am, pwede mo bang ikwento sa amin, paano mo nagsistart ka ba sa online class or nakapag face-to-face class ka dati ng before pandemic? Online class. Online kasi class talaga siya, no? Start na po siya ng pandemic noon. Yun, nag-start ka, nag-enroll. Opo. Tapos timing po noon, Ramadan din po. Ayun. So, paano mo nababalanse? Kasi nga, di ba, sa bahay tayo nagtatrabaho. Alam naman natin, yung trabaho is masyadong pagod talaga. Kasi nga, 24/7, tawag ka talaga ng employer mo. Paano mo nasisingit yung trabaho at the same time, yung pag-aaral? Ano po, time management po. Tapos, nakiusap po ako sa instructor ko, si Ma'am Paula. Ilo po, Ma'am Paula. Na kung pwede na mag-join ako sa online, pero makikinig po ako. Ayun. Mag-upload po ako ng port ng Zoom sa cellphone ko. Tapos habang po nagtatrabaho ako, kasi Ramadan po nun, makikinig po ako ng Bluetooth po nun sa AirPods mo. So, kumbaga parang multitasking, no? Habang nagtatrabaho ka, nagluluto, is same time, nakikinig ka rin sa klase. Tapos, nung paggabi po, tapos na po yung trabaho ko, nagpo-portal na po ako kasi hindi ko po nakita yung yung klase niya, presentation kasi niya. Kasi nakikinig lang po ako. Tapos, binalikan ko po yung portal para... Yun na kinagandahan, no, kapag online kasi, nababalikan mo yung lesson. Tapos, papanoorin mo kung ano yung na-miss mo at hindi ka nakapagtutok sa klase talaga. So, yun yung kinagandahan sa online. So, habang nagtatrabaho, parang sinasabayan mo rin sa pakikinig. Ako, kasi po ako. Tapos, double time po nun eh. Tatapusin na po ako, ginagawa po assignment. Oo. Nadala ko po sa baba yung, ano po, yung laptop. Ayun, sa cellphone na lang po ako. Ayun. Ma'am Rich, baka may boss ba kami or wala? Kasi nagsisimisan na kami dito ni Ma'am Daisy. Check lang natin kung may bosses tayo ha, or sa mga viewers natin, time's up lang kayo dyan. So, ayun, no? So, paano mo naman naisisingit yung paggawa ng assignments? Sa gabi po, tapos pag wala po yung amo ko. Doon po ginagawa ko siya. Ayun na, nagagawa mo na siya. Kasi kumbaga talaga, no, kung talagang gustong-gusto mo. Kasi gusto ko talaga. Pag gusto mo talaga, nagagawa mo talaga ng paraan. Kasi syempre, yung trabaho naman talaga is andyan. May dahilan ka talaga na, iba, may dahilan talaga sila na, ay, hindi ko talaga ata kaya to. Kasi nga, yung trabaho ko, 24/7, paano ko kaya isingit? Lalo na sa mga walang day off. Tapos pag sinasama po ako na amo ko, bit-bit ko po yung cellphone ko, tapos yung notebook ko po na paggagawang po ng assignment, tapos para i-attach ko na lang po siya sa ano. Pala kung baga nag-unready ka na, sinasat mo, tapos i-upload mo na lang siya. I-type mo na lang siya doon sa Google Docs ninyo ng assignment. Kung sinusulat ko po siya, tapos pagdating po ng bahay, ano po, kasi may hinap pa po ako nung mag-type-type pa. Kasi syempre, hindi ka pa buong buhay mo na, nakakamit talaga ng computer. Minsan-minsan lang talaga, nakakahawak na po. Kasi i-review ko pa po, baka may
mali po ako. Oo. Yun talaga, no? Yung kung talagang gustong-gusto mo, may paraan talaga. Mm-hmm. Yun na magagawa mo talaga ng paraan yung inyong pag-aaral. Kasi nga, nagawa nga ni Miss Daisy na yung trabaho is talagang, ano talaga, dire-diretso talaga yung trabaho. Sa mga viewers natin, thumbs up ako kung naririnig nyo kami, ha? So, at least, no, maging ano din siya, parang motivation at saka parang ano din, tips din. Hindi mawala ng pag-asa. Ayun, tips din sa mga kaklase natin na yun nga, may iba kasi napapatigil sa pag-aaral kasi nga, grabe yung trabaho, pagod. Pero yun nga, kailangan ng, ako naman magpahinga, tapos pero tuloy lang. Tuloy lang. Kasi yung course nyo andito naman. Sa mga, ano mo ma'am, sa mga mensahe mo pala sa mga kaklase mo, ano yung mensahe mo sa mga kaklase mo? For sure na nanawad yan sila, pati yung instructor mo. Gusto ko lang po sabihin sa mga kaklase ko, at saka yung sisimula pala na kaya natin to para sa your journey. Oo. Tapos malayang ba, magpalit tayo ng kaya natin. Mm-hmm. Kaya mag-iis lang para pag nakatapos na ansan sa pakiramdam. Ayun din. Thank you din po kay Ma'am Paula. Ayun din. For sure, yan si Ma'am Paula, very ano rin siya, thankful and grateful kasi isa sa mga sudyante niya, unti-unti nagtatapos. Isa-isa sa mga sudyante niya, natatapos nila yung course nila. Kasi siyempre, diba? Mabait po si Ma'am Paula, step by step, pinakaliwanag niya, tapos nakakaintindi po yung pag nakikipag-usap. Oo. Kasi naintindihan niya po yung hirap din kasi. Lalo-lalo. Kasi si Ma'am Paula din kasi naranasan din naman yan. Siyempre, may family ka pang ninasikaso, tapos same time trabaho din, at same time pag-aaral. So talagang saludo ko sa mga sudyante natin na nasa abroad na nagawa nila. Okay. Nagawa nilang tapusin yung course nila dahil hindi dahil sa ano no, dahil sa mga pagod, trabaho, busy, hindi nila naging ano yun, hindi naging hadlang kumbaga. Para kumbaga parang motivation din sa sarili mo na para at least ano no, ma-improve mo yung sarili mo at saka at same time mas magandang opportunity. Oo. Hindi habang buhay maging katulad. Ayun, ayun din, ayun. Yung parang gusto magpalit ng career, parang sa gusto kong magpalit ng career. Oo. Kasi wala naman talagang tutulong sa atin. Kung gusto natin magpanibago ng bagong buhay, gusto natin na mas magandang trabaho, hindi naman yan babagsak lang agad sa kailangan mo talagang paghirapan. Meron may yung ibang sa dati, may luha at saka paghirap talaga yan. Kasi nga, looking back sa pinagdaanan natin, na nagugulat ka lang sa sarili mo na nakaya natin. Nakaya natin na sa kabila ng mga pagod, sa pagbabudget din ng mga finances. So, kasi syempre, napapadala din tayo sa pamilya natin. Kaya saludo talaga ako sa mga sudyante natin na nagtatapos na nakaya nila. So why not kayo din sa mga ongoing students natin, sa mga incoming new students natin. So patunay yan. Yung kwento ni Miss Daisy. Ayun, di ba? Wala na iyak kasi. Sobrang natatakot ako. Kasi ma'am, kasi nung panahon na nasa kalagitnaan pa ko ng pag-aaral, gusto ko na pong sumuko na. Ayun. No. Pero sabi ko, iniisip ko, kunting-kunti na lang. Oo, na kasi nasa gitna ka na. Sabi ko, iniisip ko, hindi ko kaya ko pa ba? Tapos yung parang naiisip ko, kunti na lang, matatapos ko na. Kunti na lang, kunti na. Tapos parang, para sa akin yun. Tapos ito na nga, pulak-buk. Ah, diba? Sobrang hirapan ng ilang buwan. Hawak-hawak mo na. Kasi andun naman talaga yung mga challenges. Yung kunti na lang, patapos ka na. Kung pas, pagdating siya, maiisip, pag sa mga kunti lang, parang gusto bumigay, pero unti lang, bakit susunod? Oo, nga. Kasi yun din ang kwento ng mga sudyante natin. Kasi hindi mo talaga may mawawala. Kasi nga, na-feel mo na pagod ka sa trabaho, may isipin ka pa na assignments na gagawin. Pero isipin mo rin, itong mga pinaghihirapan mo, hindi yan para sa iba, kundi para sa sarili mo. So, para sa improvement ng sarili mo, ng career mo, kasi once nag-improve ka na ng sarili mo, may improve mo rin yung matutulungan mong family sa Pilipinas. O, diba? So, yan, pakita mo nga, Ma'am Daisy, yung ating diploma. Yan. So, yan po, no, yung diploma natin coming from UK. And then, sa likod niyan is my, ano na yan siya, apostille and authentication from Kuwait Embassy. So, yan talaga diploma and authentic na pwede nyo nang gamitin yung credential ninyo for application kung saan mang bansa na gusto natin mag-apply. So, yeah. Congratulations to Miss Miss Daisy. Ayan, ma'am. Sa ating mga manunood din, baka isa rin ikaw, katulad ni Ma'am Daisy dati na nagbo-browse lang ng FB page, baka ikaw rin isa sa mga magiging isa sa mga sudyante natin. And, di ba, ngayon tausap ko na si Miss Daisy, nagbo-browse lang dati. Mag-enroll na sa course. Ayan, ma'am. Yan, baka meron ka pang i-greet or pasalamatan kasi for sure, itong video natin is makikita around the globe. So, ayan. Pasalamat rin po ako sa employer ko,
kahit pa paano po, pinayagan niya po ako mag-aral kahit online ayan. Po. Tapos ito na po, nakuha ko na po po. Ayan. Tapos timing po, uwi ako. Magagamit po na po ito. Oh, for application. Opo. So, sa mga ano din, sa mga Suzanne, mga classmates mo, teachers mo. Thank you, ma. Gusto ko po talaga pasalamat ko si Ma'am Paula. Tsaka klase ko po na minsan, sabay-sabay, no? Sabay-sabay po kami. Tapos pag nalate po ako nung naka-join po ako, chinat po sila. Thank you. Parang mga kaklase mo, nagkakaroon ka rin doon ng mga kaibigan, pamilya, na nagtutulungan. Opo, nagtutulungan po kung ano po yung naging lesson, no? Oo. Yun yung nagandahan dito sa online natin. Mm-hmm. So, yan, no? Maraming salamat, Ma'am Daisy. So, good luck sa ating future na mga plano. So, fully praying para sa inyong achievement, sa next achievement ninyo. Next step ng career development. Maraming salamat din. Kasi yung mga success na mga students natin, parang maganda rin sa kalooban ng ICSA. Okay. Nga, kasi nga, nakakatulong din tayo sa mga kababayan natin na kahit nasa abroad, kaya pa rin natin makapag-aral at makapagkaroon ng diploma. Hindi pa naman huli ang lahat kasi dito pa naman si ICSA. So ayan, so maraming salamat to Miss Daisy sa pagpa-unlock dito sa interview natin at saka sa mga sasante natin na ongoing na gumagawa na kanilang mga assignments. So, we're looking forward sa inyong pagtatapos rin. So, ikaw is maging isa rin sa kakausapin ko dito sa ICSA and congratulations sa inyong pagtatapos dito sa ating UK diploma, lalo na sa health and social care. So, maraming salamat sa panonood natin at sa mga kapwa ating mga estudyante dyan sa ICSA. So, maraming salamat and God bless you everyone and see you next time sa mga upcoming graduates din natin na makakausap dito sa ICSA. So, maraming salamat and God bless you all everyone. May po. Thank you po. Baka may ano ka ba sa mga family mo dyan, mga inspirasyon mo. Ayun. Inspirasyon ko po yung anak ko. Single mom. May galap siya ako sa kanya. Ilang taon na siya? Denise, 11 years. Ayun. 11 years old. Denise, andito si Mami. Ayun. Diba, nakagraduate na si Mami. Sunod yan sa siya na naman. Ito na yung susunod na family. Ayun. So, maraming salamat. Bye po sa ating mga viewers. Sa chat out din po sa diwa. Ako na tumutulong. Ayun. Sige. Bye-bye po.